Dapat po talaga mag-aral po tayo ng Biblia kasi kung hindi, maluloko po tayo mga kaibigan. Revelation 16:14, sapagat sila yung mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda. So yung tanong, nasa langit ba si Maria o nasa libingan? Mga kaibigan, walang ebidensya sa Biblia na si Maria ay nasa langit. At siguro po, shocking po ito sa ibang tao, pero actually si Mary ay nasa libingan na nanahimik at naghihintay sa pagbabalik ni Jesus sa ikalawang pagparito niya at sa muling pagkabuhay ni Maria. 2 Corinthians 11:14, malapit na po tayong matapos, at hindi katakataka sapagat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Nais ng Diablo na talagang sambahin siya. Kaya, mga kaibigan, ayaw niya pong magpakita sa mga tao na ganyan. Kasi kung ganyan, maniniwala ba yung mga tao? Lalapit ba yung mga tao sa kanya at magsasamba? Hindi. Kaya magpapakita siya ng parang anghel ng liwanag para marami po siyang maloko na pwede siyang magpakita ng isang babae na kumikinang-kinang para sambahin po siya ng karamihan, lalo na po sa mga iglesia na, mga miyembro na nasa iglesia ng Roma, mga kaibigan. At si Mary po ay sinasamba ng iglesia ng Roma, mga Orthodox Church. Yung Muslim ay sila ay naniwala na si Mary ay prophet. Sa Hindu naman, naniwala sila na si Mary ay isang Diyos. Pandarayang napakalakas na madadaya pati ang mga hirang. Marami pong mga matatandang babae na talagang devoted po sila kay Mary, mga kaibigan. Pero, yun po yung sinasabi ng Biblia. Gagawin yung mga pagpakita na yan ni Mary sa bawat tahanan para makumbinsi ang mga tao at sambahin po siya. At ano lang po yung bagay na makakaiwas sa atin sa ganyang panloloko, sa ganyang malaking panloloko, yun po ay ang Biblia, ang Bible. At dapat po yung Biblia po yung basihan ng ating pananampalataya, hindi po milagro, hindi po mga pagpapakita, mga kaibigan. At ito po yung ating dalawang test, sa kautosan at sa patotoo. Pagsubok 1, pagsubok 2, kung kapag hindi sila nagsalita ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Hindi mo kailangan matakot sa kapangyarihan ng Diablo kasi mas makapangyarihan po ang Diyos. Walang binatbat ang Diablo, mga kaibigan, basta isurrender lang po natin yung buhay natin sa Diyos. Kailangan na yung basihan natin sa ating pananampalataya ay ang Biblia, hindi po ang mga milagro. Anong turo ng Bible patungkol sa estado ng tao sa kamatayan? Ang patay ay tulog, nasa libingan, walang nalalaman, hindi mo bumabalik sa kanyang tahanan, nag-aapoy ang imperno, ay hindi nag-aapoy ang imperno ngayon. Pero yung lahat po na sinabi ni Mary ay salungat po sa sinasabi ng Biblia. Dito po, either maniwala ka sa Biblia or maluloko ka. Wala na pong ibang choice. Kaya, John 8:32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Minsan po masakit ang katotohanan. Pero ito lang po ang magpapalaya sa atin sa kasalanan at saka sa panuloko ng Diablo, mga kaibigan. Kaya sabi ng Revelation 18:4, magsilabas kayo sa kanya bayan. Kung ayaw ng Diyos na maloko po tayo, nawa po na ating basihan ang Biblia sa ating pananampalataya. Sa ating pagtatapos, sino po sa inyo dito ang gustong hingin sa Diyos ng Lord? Tulungan niya po ako, Panginoon, na ibase ko po ang aking pananampalataya sa Biblia lamang. Yun bang iyong nais? Pwede bang ipakita yan sa pagta sa ating mga kamay? Amen, mga kaibigan. Nawa po, ibase po natin yung ating pananampalataya sa Biblia, hindi po sa kahit anong mga milagro o mga pagpapakita. Kaya ngayon, may pag-asa para sa iyo, pero ang mamahika ay gawain ng Diablo. May pag-asa para sa iyo, ang Diablo ay nakakapagpagaling ding totoo. Mga apparition ay matagal na yung panluloko. Pero ang mga tanda'y sinusubok gamit ang Biblia, sa mga milagro'y huwag basta-basta magtitiwala. Sumunod sa katotohanan, huwag kang magpapadaya, may pag-asa kay Kristo para sa iyo. Para sa ating pagtatapos, tayong lahat ay tumayo, kantahin po natin ang kantang Give Me the Bible. Cheer the
kanta ay Give Me the Bible. Bukas, wala po tayong pagpupulong, pero sa Biyernes, mga kaibigan, yung ating topic, The Unpardonable Sin, ang kasalanan na hindi napapatawad. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Our Father in Heaven, Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil ngayon nakita ulit namin na Ikaw po ay Diyos ng pagmamahal. Ayaw niyo po kami, Panginoon, na maloko ng Diablo, at maraming salamat po kasi binigay niyo po ang Biblia para po maging patnubay ng aming pamumuhay dito sa mundo. Panginoon, nawa po ay gawin po namin basihan ng aming pananampalataya ang Biblia. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon po kami ng enough time, ample time, Panginoon, para po pag-aralan ang Biblia, para po maging matibay po kami sa aming pananampalataya sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Dalhin niyo po kami ulit sa Biyernes para naman po sa bang pag-aaral na iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po sa ating lahat. Kamayan po natin ang isa't isa. Balik po tayo sa Biyernes, The Unpardonable Sin.